are still watching Bet to Serve, and still with us is Vice Presidential Candidate Rizalito David. Ngayon naman po, let's get to know his views on certain issues loud and clear dito sa Bet Gets Loud. Mr. David, bibigyan ho namin kayo ng 15 seconds ha para sabihin niyo sa amin ang inyong saloobin tungkol sa mga issue na babanggitin ko sa inyo. Una na, ang political dynasty. That should be abolished. War on drugs. Continue but make it humane. Pork barrel. Tanggalin dapat yan. Altogether, ha? Yes. Freedom of speech. That has to be upheld. Online gambling. That has to be abolished. Mandatory military training ng mga kabataan. Medyo ano ako dyan, neutral. Mm-hmm. At this stage, I want to make certain qualifications on how it should be done. So you'd like to study it first? Yes. Mm-hmm. Unemployment. We have to address that by having a serious industrialization program. Mm-hmm. Party list system ng bansa. We have to refine that. Please expound, what do you mean refine? Ang party list system kasi mas effective yan sa supposedly sa under the parliamentary system. No? So, merong disjoint eh. So, we really have to look how we can refine that para to serve yung current form of government. Waste management? We have to continue on doing our best to lessen yung ating waste. LGBTQ plus rights. I support the rights of the LGBTQ, but not more than what women and men are having as their rights. Mm-hmm. Not special rights. Divorce. I don't believe in that. Abortion. Oh, dapat yan i-condemn. Mm-hmm. Declaration po ng SALN para sa mga public officials, lalo na yung mga nag-hold ng matataas sa posisyon. That should be made mandatory. Mm-hmm. Wealth tax. I have to look at that closer. Cancel culture. Dapat tigilan na natin yan. At ang lumalaking utang ng Pilipinas. Yun ang dapat nating pag-aaralan, paano babayaran. Okay, salamat po sa mga kasagutan nyo sa aming mga tanong. Ngayon naman, tanong ng bayan. Yan naman ang pagtutuunan natin ng pansin. Okay. Dito po sa Bet Kong Tanong. Okay. Ang ating unang tanong mula sa ating taong bayan. Ako, ang bet kong tanong ay, alam naman nating mahirap pagsamahin ang simbahan at ang politika. Pero dapat nga bang ipasok ang ideya ng simbahan sa politika at bakit? Ang moralidad ng lipunan, kailangan niyang itinataguyod. Hindi lang naman ang simbahan na nagtataguyod yan. Kailangan maging ang pamahalaan itaguyod yan. Kaya hindi ko problema kung magkaroon ng mga morality programs on morality, to restore morality in society through the use of government resources. In the long run, you will find out and you will see yung kagandahan yan for us to be a progressive country. Meron tayong pangalawang katanungan. Ang bet kong tanong ay, kung hindi pa kaya ang full capacity na face-to-face classes sa susunod na pasukan, ano ang magandang alternatibo dito bukod sa online classes? I do not believe na wala pa yung kapasidad natin para mag face-to-face. No? Nandiyan naman, alam na natin kung ano yung problema, alam na natin kung ano yung gamot. Kailangan lang natin pag-usapang maigi ng mga stakeholders kung paano i-address directly yung ilan pang mga bagay na kailangan pag-usapan. Pero naniniwala ako na at this stage, we can do it na. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang alternative more than the face-to-face system na kinagisnan na natin at malaki naman talaga na itutulong para makapag-aral na maigi ang ating mga kabataan. And for our final question? Ang bet kong tanong ay, ano ang magandang paraan upang maitaas ang minimum wage ng ating mga kababayan?
Alam niyo yung minimum wage, ano eh, dapat tanggalin na natin yan. Dapat magkaroon na tayo ng family living wage. Okay, paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan ng mga legal na proseso. Pero ang pinaka-importante dito, yung role ng gobyerno, kung paano pabababain yung cost of production ng ating mga kumpanya, no, ng ating mga industriya, at yung marirealize na profit doon, yun ang pwede nating ipasok doon sa para magamit doon sa family living wage. Yun naman ang role talaga ng government, no? Yung mga factors of production, kunwari yung cost ng telecommunications, ng transport, ng power, kung mapapababa ng gobyerno yan, lalaki ang kita ng mga industriya. Yun ang magagamit para ipambayad doon sa family living wage. Salamat po, Mr. David, sa pagbibigay niyo ng pansin sa mga katanungan ng ating mga netizens. At ang susunod nating segment, doon naman natin bibigyang pansin ang inyong mga balak at plataforma pag kayo po ay nanalo bilang Vice President ng Bayan. Pero bago yun, ilang mahalagang mga impormasyon tungkol sa darating na eleksyon with Chantel. Here it is. Palapit na ng palapit ang eleksyon. Pero may iba sa atin hindi pa alam kung ano yung mga bawal gawin. Don't worry, leave it to me to teach you the correct things. Dito lang sa Correct with Comelec. From January 9, 2022 to June 8, 2022, meron po tayong gun ban. Ito ay ayon rin sa Resolution Number 10728. Ibig sabihin, bawal po magdala ng baril at iba pang explosives or ammunitions sa mga pampublikong lugar. Pero dahil nagkaroon ng amendment sa resolution na ito, exempted dito ang mga senior government officials para na rin sa sarili nilang safety and security. At kung kayo ay private citizen or responsible gun owner, itago nyo na muna yan. Let's all do our share for a very peaceful election. This is your resident vlogger Chantel saying there's more to expect as we do things the correct way. Dito lang sa Correct with Comelec. Ito pa rin po ang Bet to Serve with Vice Presidential Bet Rizalito David. At oras na ngayon para pakinggan natin yung kanyang mga best visions and solution para ho sa bayan para kaharapin ang mga problema ng ating bansa. Ito ang Best of the Bet. Okay, ang ating unang katanungan sa inyo, Mr. David. Kanina, we were talking about the family living wage. Pero hindi nyo nabanggit, ano ba sa tingin nyo ang dapat na sweldo ng isang household, ng isang manggagawa para masustain niya ang kanyang pamilya? Yung nararapat na isang makataong pamumuhay, no? Yes. Ang dapat na maibigay ng ating pamahalaan at ng private sector sa ating mga manggagawa. Katulad natin, ano? Na yung isang manggagawa, kaya niyang buhayin ng maayos yung kanyang pamilya. That's why yung family living wage ang aking sinasabi. Yung minimum wage kasi ngayon, kung susumahin mo talaga, para sa isang tao lang yun eh. No? Para makapamuhay siya ng maayos. Pero para sa isang tao, paano kung lima kayo? May asawa kami, tatlo kang anak. Talagang kulang na kulang. So dapat ang computation natin dyan, ano ba talaga yung humane living? No? Ano yung kailangan? 1,000 ba yan, 3,000 ba yan, etc. Yun yung kailangan pag-aralan ng masusi. At yun ang dapat nating ibigay sa ating mga manggagawa. But you are not pushing for a standardized wage nationwide, no? It depends kung ano. Kasi inaano ko pa rin naman magkaroon ng wage fixing sa iba't ibang lugar, no? Pero sa probinsya, for example, pero hindi na yung regional wage boards. Walang ibig sabihin yan eh. Hindi yan nakakabuti. So tanggalin na lang natin yan. Yung lahat ng makakabuti, kunwari, kailangan magkaroon ng reform kung paano natin tinitingnan ng compensation. Yung pagkakaroon ng, for example, ng stock option, no, sa mga manggagawa, yung profit sharing, no, this would certainly help doon sa pag-alleviate ng status of, ng standard of living ng mga tao, no. Gaganda, tatakbo naman ang ekonomiya kung maraming pera din na yung in circulation. So everybody gets to share in the prosperity, no? Yun yung aking pagtingin dyan sa bagay na yan. At kailangan na tayo magpalit ng mindset. Otherwise, we will continue on,
yan, stagnated yung ways, yung pamumuhay ng mga tao, hindi gumaganda ang pamumuhay ng buong bayan. Okay. Maiba naman ho ako, noon kasing 2010 and 2013, tumakbo po kayo bilang senador. Yes. Ano ho? At ngayon naman bilang vice president. But in 2010 and 2013, hindi ho kayo pinalad. Mm-mm. Ngayon tumatakbo kayo ulit. Bakit ho nais niyo talagang makakuha ng pwesto sa gobyerno? Ano nagtutulak sa inyo? It's not really much of having that position in government eh. Alam mo, sa akin kasi ano eh, mission-driven ako. So doon sa dalawang pagkakataon na ako'y tumakbo, I think may natanim naman na meron akong naiwan na maayos na pag-iisip no, sa ibang mga tao. No? Kaya nagkaroon ako ng sinasabi ko nga, may constituency na ako actually, na sinusundan kung ano yung ideas ko. Ganun. Yun yung importante. At ito namang pagtakbo ko ngayon ay parang it fell on my lap. No, parang sabi ko, ayoko na sana. Kaya lang, biglang kinumbinsi ako na, ikaw na lang ang natitira, so pwede ba ikaw na lang ang tumulong? Tinanggap ko. Mm-hmm. Dahil pa rin doon sa idea ng ano, yung mission-driven nga ako eh. So, I make sure na ano, na meron ako nakocontribute substantively doon sa pamumuhay ng ano ng ating bayan, doon sa pag-iisip ng ating mga mamamayan. Yes. Yun yung importante sa akin. Kung hindi man ako magtagumpay, meron naman ako nakumbinsi siguro ng mga 100,000, 200,000, o 1,000,000, no? Mm-hmm. Na intindihan kung ano yung aking sinasabi at yun ang kanilang din gagawin, edi gumaganda, di ba? Earlier, sinabi niyo ho na nilalabanan niyo yung maluklok sa pwesto, ang Sara, BBM and Sara tandem. Yes. Meron ho ba kayong pinapanigan na kandidato? Wala naman ang sinasabi ko dito. Kailangan namin mag-usap. Sino ba sa amin ang may pinakamalaking tsansa na talunin si Sara, for example, sa mga vice presidents, no? And then, yun ang pagtulungan namin na i-promote, isuportahan, etc. So, yung mga supporters namin, pwede namin sabihin na pwede ba sa kanya niyo na lang ibigay ang boto, parang ganun, ano? Sino ho sa tingin ninyo ang gusto niyo? Sa akin now, Senator Soto is a fairly decent man. For okay? Vice President. Yes, fairly decent man, and I will support him kung siya yung magpapag-usapan na mapapag-agrihan na isulong yung kandidatura, no? He has been an ally of the pro-life movement. Mm-hmm. Malaki ang natulong niya sa simbahan doon sa pagpakikipaglaban doon sa mga anti-life initiatives, no? So, yun yung aking tinitingnan. Doon din naman sa pagka-presidente, well, sino ba yung may malaking chance right now? Can I ask you, nakausap niyo na ho ba si Vice Presidential Bet Lito Atienza? Kasi may kahalintulad siya na idea. Yeah. Sa inyo. Hindi pa kami nag-usap, pero kung matatandaan mo, ako yung unang-unang nagsabi noon. More than a month ago, ako talaga yung nag-take ng initiative. No? Until yung final nung isang debate namin, nung March 20, talagang I made it official and formal in front of the whole world. No? Yes, yes. Na yun yung gusto kong mangyari sana. I'm encouraging everyone to let's do that noble act. Mm-hmm. Let's do that selfless act. Kasi otherwise, all the things that we've been talking about, all the good things that we want to do for society, baliwala yun kung hindi tayo mananalo. Kung sila ang mananalo, di balik lang tayo sa dati, di ba? Nakakahiya naman ang bansa natin. You mentioned Tito Soto as your VP bet if there's going to be a unification among the opposition. What about president? President? Well, ang may pinakamataas na chance is Lenny Robredo. Mm-hmm. So, as we see dun sa figures, mm-hmm. no? Kung wala naman tayong ibang pagbabasihan ng ano, ng na quantitative measures, surveys lang talaga ang pwede natin paghugutan, ano? Okay. Eh siya naman yung may pinakamataas, although hindi substantive, pero kung magsasama-sama lahat at siya'y susuportahan, iba yung impact eh. Mm-hmm. Imagine all the candidates, no? Supporting her. Standing on the same stage and endorsing her. Diba? On national television, napapanood ng buong bayan, napapakinggan sa radyo, no? Iba yung impact nun. Okay.
Maiba naman ho ako ngayon. Alam namin na tutol kayo dun sa mandatory vaccination. Kumbaga sinasabi niyo, my body, my choice. Meron ba kayong alternatibo dito sa tinututulan ninyo? Matagal na naman may alternatives dyan, hindi lang which pinapansin. Is? May mga prophylactic drugs na pwedeng i-take ang ating mamamayan. No? Meron ding mga natural remedies na available. For example, yung virgin coconut oil. No? Mm-hmm. Ako personally, I'm taking ivermectin, which I think helped me. I can go around without being parang worried about my health. Mm-hmm. No? Yung mga ganong bagay. Saka meron ng mga gamot. Alam naman natin yung natural ng mga gamot para i-combat yung possible infection. Pero yun na nga, hindi yun pinopromote ng gobyerno, unfortunately. Yes. Ngayon naman ho, we all know also that you are a pro-life advocate at hindi ho kayo sang-ayon dun sa RH law, reproductive health law, same-sex marriage, abortion, divorce, alam ko ayaw nyo din yan. Now, pag-aalis kasi yan ng karapatan, ika nga sinasabi nyo sa bawat individual, yun ang sinasabi ng mga kumukontra sa inyo. Bakit nyo naman tatanggalan kami ng karapatan na kami ang mag-decide kung anong gusto namin sa buhay namin? Mm-hmm. What have you to say to that? With respect to contraception? Whatever it is, sir. Mm-hmm. Hindi naman tinatanggalan ng karapatan. Kumbaga, yung mga bagay na yan ay decision ng individual yun eh. Pero wag mo namang gawing batas. Kumbaga, alam natin masama ang abortion, no? But if you do it without us knowing it, so ikaw na may problema doon, hindi na dapat maging problema ng buong bayan niya. Kasi pag nilegalize natin ang abortion, no? Ikaw kunwari na legislator, bumoto ka sa legalization ng abortion, for every aborted baby, meron kang konsensya. But there are conditions that go with them dun sa abortion bill. What have you to say to that? Kung meron naman, for example, sa mga rape victims, all those mothers whose health are in danger, isn't that valid reasons? Yung rape victims, hindi mo naman mako-correct yung isang bagay na mali ng isa pang pagkakamali. No? Ngayon, kung na-rape ka at ayaw mong i-keep yung bata, pwede mo naman ipa-adapt after. Pero yung kikitlin mo yung buhay ng bata na nasa sinapupunan mo dahil ikay nabuntis dahil sa rape, eh malaking kasalanan pa rin yun. Mm-hmm. No? Hindi lang sa humanity natin, pati sa Diyos, no? Kasalanan yun. So, sa akin, dapat talagang hindi ma-legalize yan. No? At in fact, dapat magkaroon tayo ng mga pamamaraan para yung ating mga kababaihan ay hindi masubject sa mga ganyang uri ng atrocities. Patungkol naman doon sa, kunwari, ang nanay ay delikado, no? Meron namang precautionary principle dyan. The principle of double effect. Alam ng doktor kung ano ang gagawin, no? The doctor must try very much to save both. Ngayon, at the point na isa lang ang pwede, that's when the decision has to be made. I am raising these arguments kasi yan po ang sasalubong sa inyo, yes, sa pagtutol ninyo dito sa mga usapin, yes, na ito. And as a final question, Mr. Rizalito David, bakit po kayo ang dapat naming iboto bilang vice presidente sa darating na election? Please talk to our voters. I am prepared all my life. The things that I did when I was young and the things that I did hanggang ngayon, prepared naman ako sa lahat ng bagay. Pretty much nadaanan ko na yan. Yung mga problema natin, nalalaman ko po. At meron naman po akong maayos na solusyon para sa mga bagay na yan. Pero sa punto pong ito, ayoko na po sana na i-promote pa yung aking sarili na dapat ako ang inyong iboto. Iboto niyo po yung mga prinsipyo na aking itinataguyod, no? At kung makikita natin sa ibang kandidato yan na mas may malaking tsansa na manalo at talunin itong tandem ni Bongbong Marcos at Sara Duterte, sa kanila niyo na po ibigay yung boto na yon, ano? Kasi kahit naman na
maipakita ko sa inyo na napakagaling ko, no, na sa akin ang karanasan. At the end of the day, matatalo rin ako eh. So ano na i-contribute ko? Wala. No? I would rather that I sacrifice now and then, yun, nakapag-contribute ako somehow na maiwasan yung mas malaking sakuna na mangyayari sa buong sambayanan, sa ating bayan, kung mananalo sila, Duterte at Bongbong Marcos. Yun yung magiging contribution ko, at least for this election. No? I'm doing a noble and selfless act. Don't vote for me just because I'm good. Vote for the things that I'm championing and vote for the people na posibleng tumalo kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. This is the moral, ethical, and spiritual imperative right now. And we will have to answer for that. Because if we do not, we will answer to God later on. You're the very first candidate to articulate such thoughts. Marami pong salamat, Mr. Rizalito David. Marami din pong salamat. Pagsama sa amin sa aming programang Bet to Serve. Thank you, sir. Salamat po, salamat. Thank you.